Hi everyone! Welcome back to my second channel! Second channel ko na po ito. Yung aking first channel po ay ito. Kung saan mostly related siya sa music. Diyan ako nag-guitar, gumagawa ako ng guitar tutorials, trying hard sa pagkanta, at meron din ako doon mga makeup tutorial, related sa school, related kay baby, halo-halo na siya. Kaya ngayon nakapag-decide ako na gumawa ng second channel para dito ko may upload lahat ng mga ginagawa ko related sa motherhood. Kaya pinangalanan ko tong Mommy Vin Vlogs kasi ang pangalan ko ay Vina. Kaya shortcut ko lang Vin, Mommy Vin Vlogs. Mommy kasi mostly ng mga video na i-upload ko dito ay related sa motherhood. Nandiyan na yung tungkol kay baby, tungkol sa iyo, tungkol sa mga gawain mo sa bahay, gawain mo sa work, lalong-lalo na sa pananahe. Sa videong ito ay gagawa tayo ng mittens. Meron akong isang anak na siya ay 1 year old and 6 months. Siya ay si baby CJ. Meron akong mga ginawang video nung bata pa siya. Meron akong mga ginawang video kung paano gumawa ng mga puree, mga pagkain niya, tungkol sa mga bakuna, at marami pang iba nandun sa una kong channel. Kaya gusto kong ipagpatuloy yon dito. Kasi doon, gusto kong mag-focus na ako doon sa music. Dito, tungkol sa motherhood. Since first time mom ako, marami akong mga natutunan. At isa na dyan ay ang kahalagahan ng mittens. Alam niyo ba ang mittens? Yung guwantes ni baby. Okay, so ngayon gagawa tayo ng mittens ni baby or guwantes. So meron ako ditong ginawang pattern. Ito yun o. Baby mittens. Pang 0 to 3 months old. Ito at ito. So huwag kayong mag-alala sa pattern kasi bibigyan ko kayo ng free patterns. So ito. Release ko lang to. Release ko ito dito. Para pwede ko siyang ma-scan, tapos pwede kong i-send sa inyo. Yan o. Release ko lang siya. Ito at ito. Para makuha niyo po yung pattern, panoorin lamang po ang buong video ito para makuha niyo yung code para sa free pattern. Kapag nakuha niyo yung code, send niyo lamang sa aking email, tapos pwede ko nang ma-send sa inyo. Once na ma-receive nyo yung pattern, pwede nyo itong i-print sa inyong bahay. O kaya kung wala naman kayong printer sa bahay, pwede nyo i-print sa computer shop. Basta make sure na naka 100% scale yung printer settings nyo. Regarding naman sa tela, pwede kayong gumamit ng kahit anong cotton na tela or woven cotton. O kaya kung may mga t-shirt kayo na hindi na ginagamit or maliliit na sa inyo o kaya malalaki na gusto nyong gawing mitten or guwantes ni baby, pwedeng-pwede po yon. Tapos meron naman ako ditong nilagay na guide. Halimbawa dito, baby mitten, 0 to 3 months, cut 4. Ibig sabihin, apat nito ang gugupitin nyo. At eto naman, oh, cut 2 on fold. Dalawa nito, pero dapat naka-fold yung tela kapag magka-cut kayo. Saka natutunan ko rin pala na kapag newborn baby pa lang o kaya baby pa lang yung mga baby nyo, may mga baby natin, dapat pala yung mga light colors lang para madali nating makita kung meron bang langgam, meron bang insekto sa katabi ni baby o kaya sa damit ni baby, ganon. Sabi ng lola ko ni ma'am at ni mama, dapat daw ay white muna kapag mga newborn. Gagamitin kong tela ay ito. Cotton siya. Cotton spandex na white. Kasi kapag newborn pa lang siya, dapat ay parang dapat malambot. Yung feel mong parang warm. Ganon. Kasi ang cotton spandex, warm siya sa katawan. Presko din siya. So, saktong-sakto sa mga baby. At kung mapapansin nyo, umuunat-unat siya para kapag ipapasok niyo yung kamay niya, madali lang.
niya. Meron din naman ako ditong light blue na cotton spandex. Basta mga light colors lang, yun ang bagay sa mga newborn. Okay, so ngayon magka-cut na tayo. Ayan, so ngayon nagka-cut na tayo. Ito. Dapat ay meron tayong apat nito, yung sa kamay. Kasi tig-dalawa siya. Apat. At dalawa. Dalawa nito. Yung sa cuff ito, yung dito. Tapos ngayon ay tatanghiin na natin. So ngayon, ang una natin gagawin, kukunin natin ito. Yung sa kamay na part. Tapos ilalapat lang natin siya. Tatanghiin lang natin siya dito ng straight stitch dito. Dito, huwag natin dito ang tatahiin dito sa part na to. Dito lang. Kapag natahin niya na, so ito niya yung kanyang magiging itsura. Kung makikita niyo, nag-straight stitch ako, pagkatapos ay zigzag naman dyan sa edges. Zigzag. Pati dito sa tapos, siguruhin nyo na walang mga sinulid na mga mahaba dito sa loob. Kasi ito, babaliktarin nyo pa para hindi mapulot-putan ng sinulid yung fingers ni baby. Kasi delikado yun eh. Kapag napulot-putan yung fingers ni baby, parang pwedeng maputol yung daliri nila. Yan. So, tapos na tayo dito. Ang next naman natin ay dun sa cuff. Yan. Kunin na natin to. Tapos, ano sunod natin gagawin ay titiklipin nyo lang to. Tiklop. Tapos, straight stitch and zigzag. Ayan. So, ito na siya. Nag-straight stitch ako. Pagkatapos ay nagzigzag. Same dito sa isa pa. Pagkatapos niyan ay ito. Bubuksan natin. Tapos i-fold lang natin kung ganito. Oh. Tapos, i-zigzag ko na tong edges dito. Yan. So, ito na yung dalawa. Dito yan, yung parting yan dito, oh. Sa may wrist ng baby. Tapos, ito, ipapasok ko siya dito sa loob. So, maging ganito yung itsura niya. Tapos, ang gagawin ko dito, tatahiin ko to dito around, dito. Una ay straight stitch. Sunod ay zigzag sa edges. Kapag natahiin na siya, ganito maging itsura niya. Sa loob yan.
Tapos, kapag binaliktad nyo, ganyan siya. Ganda. So, ready-ready na pang-mitten. Ready-ready na yung mitten natin sa baby. Okay, tapos na yung isa. Ayan na. Make sure lang natin na walang himulmol or kahit na nung excess na sinulid dito sa loob. Para kapag binaliktad natin, safe yung kamay ni babies dyan sa loob. Okay na. Ayan na yung ating mitten. So, ito na po yung ating mitten. Tapos na siya. Ayan. Madali lang siyang gawin, lalong-lalo na sa loob ng bahay. Hindi nyo na kailangan gumastos na mag-shopping, ganon. Kasi mayroon akong nung bago akong panganak, parang na-overwhelm ako na parang gusto ko palagi kong akong nag-aasikaso kay baby, kaya wala na akong time para manahe. So, ang ginawa ko, nag-order. Marami akong mittens na in-order sa Shopee, kaya lang, hindi naman talaga siya ganun ka-quality. Hindi maganda yung quality niya, madali lang siyang matastas, maano yung garter. Pero kapag ganito, ang ginawa ninyo, eto, stretchy, oh. Mag-stretch. Kasyang-kasya to sa kamay ni baby nyo. Hindi nyo na kailangan ng garter o kaya yung tali na binibigkis ganyan. Kasi protection ito para sa inyong mga baby. Kasi diba yung kamay ng mga baby nyo, mahaba yung mga matatalim yung mga kuko. So protection yun para hindi niya ma-scratch yung mata, yung face at kahit ano pa dyan. So, ready na yung ating mittens. Siya nga pala, mag-subscribe po kayo sa aking channel kasi marami pa akong gustong i-share sa inyo mga pattern. Meron din akong ginawang pattern ng hat. Ganito ko. Baby hat. Meron akong baby hat pattern. At shoes. At marami pang iba. Marami pang iba, kaya mag-subscribe po kayo sa aking channel para ma-notify kayo sa aking mga bagong videos. Thank you very much for watching. Please don't forget to subscribe and click notification bell button to notify you of my new uploaded videos. Huwag niyo rin pong kakalimutan mag-subscribe sa aking first channel.